What's up mga idol? Sa video na to, nandito tayo kay Striga Bikes Tandang Sora. Pangalawang video ko na to dito kay Striga Bikes Tandang Sora, no? Yung unang video ko is yung review ko doon sa Pinewood. Ano bang Pinewood yun? Nakalimutan ko kagad. Uyanin na talaga ako mga idol, no? Basta yung Pinewood Ultra Trail mga idol, no? Yun, yung Pinewood na yun. So yun mga idol, no? Ngayon ma-update ko kayo sa mga bike nilang paninda ngayon dito kay Striga Bikes Tandang Sora. Location niya, lagay ko na lang yun sa comment section. Napakadali lang naman hanapin ito ni Striga Bikes Tandang Sora kasi along Tandang Sora Road lang naman to. Dito sa bago dumating ng Sangandaan Quirino Highway. Yan yung ano nila, pinaka-location nila. Katabi nila dito ay 7-Eleven tsaka China Bank. No? Yung address nila, lalagay ko na lang dyan. Tapos, inanyo na lang sila. Search nyo lang siya sa Google Map. Searchable naman sila. Dito kay Striga Bikes Tandang Sora mga idol is may home credit dito. Pwede kayo mangutang basta may pang down payment kayo, may trabaho kayo. Ay magaling kayo magbayad ng utang kayo mo credit, pwedeng-pwede yan dito kay Striga Bikes Tandang Sora mga idol, no. So yun mga idol, simulan na natin 'to. Let's go. So yun mga idol, pasok tayo dito kay Striga Bikes Tandang Sora. So, dito pala is meron na rin sila yung mga bago ni Paxter, no. Bali huli na sila ata napadala ni Paxter dito. Pakita ko na lang sa inyo kung magkano yung presyo niyan dito yung mga bago ni Paxter nila. Kasi sa ibang mga ano, nagpakita na rin ako nun eh. Bali sa presyo na lang yun sila magkakaiba. Eto, meron sila dito yung ano, si Laurus, Paxter Laurus na gravel bike, no. So may mga, yung nakasura to mga idol na nakasura ng RD, tapos naka-pro wheel ng crank. Ayan, tapos si skin wall tire cane ba. Ito yun yung bagong ano, gravel bike ni Paxter, no. Ayan, yun, inquire na lang kayo sa mga sukat dito kayo niya, no. Tapos sa mga kulay kung anong available niyan, no. Ito si Laurus GX 1800, yan yung mga model niya ni Paxter, no. Sobrang daming number. Okay, sa presyo na lang tayo mga idol, no. Ito yung naka-display nila dito paano, black tsaka combination ng red. Ayan. Presyo niyan dito sa kanila is 21,800. Yan yung presyo niyan dito sa kanila. Available sa home credit. Hindi pala naka-halo type to mga idol, no. Naka-square type ng button bracket siya na sold bearing. Ayan. Napaka-angas din ito. Mechanical na rin yan. Naka-disc brake. Ayan. Si Paxter Laurus. Ito namang isa is yung road bike. Ito yung isa yung gravel bike. Dito naman tayo kay road bike nila. Ang presyo niyan dito, yung Paxter nilang road bike dito na si FR1800 yun. Tama ba ako? Okay, o, tama tayo. FR1800, ayan. Okay. Ang kulay na nandito is gray na glossy, tapos combination ng black na matte. Napakaganda ng mga kulay na nandito sa kanila mga idol. Napaka-smooth ng ano nito, pagkaka-weld sa kanya, yung Paxter niya. Ayan, full internal cabling. Ayan, lahat naman yung bago ni Paxter ngayon is full internal cabling. Ayan, yung mga nag-review na to, itong mga bike na to, ako hindi na ako magbibigay ng mga review dito. Kasi may mga nag-review na rin ito. Ito yung road bike nila dito is 24,500 na. Ang specs nito, Sora din. Ito yung road bike naka Sora. Sa crank name is Pro Wheel Safety, Sora din. Ayan, medyo madilib lang tayo mga idol na. Adjust ang ulo lang ng brightness to. Ito yung naka-integrated ng drop bar, no? Ayan, tax to yung drive niya. Inquire na lang kayo dito sa mga sukat. Ang sukat na nandito, naka-display size 49 dito sa kanilang road bike. Dito naman sa gravel bike nilang sukat is size 45 yung naka-display dito. Yan yung available nilang nandito. Pero may isa pa rito, ayan, sa pangkulay nila, no? Other color lang din to ng road bike, ayan. Combination ng black tsaka white. Ito, nabaganda ng kulay nito. Nagaganda na ako sa kulay nito, no. Ayun. Ang sukat nito is 47. Itong road bike na to. Ayan, pili na lang kayo kung anong gusto nyo yung kulay. Ah, ito pa pala. Isang ano rin. Ano pa bago niya, no. Si FR1600 din to. Citus. Road bike din to, mga idol, no. Ah, ito naman yung naka-Claris. Dalawa yung road bike na bago niya yun. Isang naka-Claris, isang naka-Sora. Tapos nagkaiba rin sila sa drop bar. Ito, hindi siya integrated, ano, drop bar tsaka stem. Tapos, ang presyo nito is 21,500 dito sa kanila. Mas mura to kumpara dito sa isa. Dito kay, ano, FR800.
mas mura to si FR1600, no? Ano, 3,000 ang kanilang pagitan ng presyo. Sora tsaka Claris, mas mahal naman talaga ang Sora, mga idol, no? Tsaka dito yan, nagkakaano pa rin yan dito sa integrated drop bar sa presyo. So, Claris. So yan, mga idol, yun ang available nilang pack store dito, no? Tapos dito sa mga naghahanap naman ng mga ano, pakita ko na rin sa inyo to. PS4, Ultimate Pro, meron pa sila dito, mga idol, no? Size 45 itong nandito sa kanila. 43,950 ito. Ah, ito naka 105, mga idol, no? Naka 105 to. Oh, naka 105 na siya. Rim brake, tapos RD, FD, crank 105. 43,950 ang presyo dito sa kanila. Ito naman, isang bago rin ito. Ito matagal na wala ito, eh. Ito isang na ito, si ano ito. Gravel bike din ito, eh. Si, ano ba ito? Nakakalimutan ko. Dito na natin masilip yung ano nito. Brand niya. Ah, si Pirino pala ito, mga idol, no? Ito yung si Pirino, ano. Ito, kakalabas lang ulit ito na wala ito. Matagal na wala ito. Yung gravel bike na Pirino. Ma'am, sino ang Pirino ito? Mamaya, tanong natin kung sinong Pirino ito, mga idol. Hindi natin maano kasi madilim. Ay, no, sobrang dilim ng ano niya. Hindi rin natin makita yung model. Tsaka sikit din ang kamada, mga idol. No? Ito si Pinewood Invasor. Meron din dito. Gravel bike din ito, mga idol. No? Nanganap niya. 23,000 yan dito. Ito naman, naka ano ito. Ganda ng ano nito. Hub nito, submit. Ito, naka, ano ba ang RD na ito? Natin makakita. Super sikit. Ayan, o. Oh. Oh, basahin nyo nilang, mga idol. Yan yung RD niya. Ah, naka-Pirino pala to. Naka-Pirino ng ano. Oo, oh, tama. Pirino ng breaker niya. Pati yung RD niya, Pirino. Halotech na rin yan. Isa ng mga idol, no? Kasi nakita niya naman yung kamada niya, no? Sobrang silip, tapos may harang pa yan dito. Hindi natin maano. Hindi naman tayo pwedeng mag-ano dito kasi siyempre kulang din ang staff nila. Napaka-busy rin ang staff nila. Ayun. Hindi rin natin makababato mga bike. Makakabala tayo ng gusto sa kanilang mga operation. Ito, mayroon silang Pro Max dito, yung ano na to. Ang frame niya is naka-aerodynamic na. Ang presyo niya dito sa kanila is 11,000. Budget bike. Ito, naka-L2R3. Tapos naka-square type ng button bracket na silvery. L2R3, pati sa kanyang breaker. Ang sukat na nandito, naka-display sa kanila is size 48. Ayan. Yung SIG R-Type, yung naka-rim brake, meron dito sa kanila, 12,990. Ang presyo dito sa kanila, no? Ito ang available na kulay na naka-display sa kanila, no? Ayan. Ayan. Tingnan nyo na lang yung kulay, no? Parang mint green, tapos dark green yung port niya. Okay. Ito, naka-sensa naman to ng ano, components, ano? Yung SIG R-Type, yung naka-rim brake. Meron ito yung naka-disc brake, pero wala sila dito ata, mga idol, no? Ah, meron nandun, no? Yung naka-disc brake nila. Ang naka-disc brake nila dito, ang Cruisic R-Type, is 14,500 ang pressure ito. Ayan. Tapos mechanical na rin. Ayan. Mechanical siya. Aero-type dynamic din. Ito, meron silang PS4 dito. Ultimate Pro din, 43,950. Ito, yung naka-105 din, parehas ito nung nandun. Other color niya lang ito. Halotech crank, 105 rim brake, 105 STI. Ito si Pinewood, Katana GR. Baka naghahanap kayo ng ganito, meron din dito sa kanila. Yung gravel bike naman to, no? Ayan, sipat-sipat lang tayo, mga idol, no? Ayan, ito, naka Shimano Chagra to. Tapos ang Halotech niya is Pro Wheel. Ayan, Pro Wheel siya. Tapos naka Innova Pro ng tire to. Skin wall. Gravel bike. Oh. Ayan, pati sa kanyang STI, JR, ano na yan. Ano ba STI na ito? JR. Si Manu Chagra rin ito, mga idol.
hindi natin makakita kung anong kalabot. Ayun, dilim, grabe. Hindi ko talaga maano, medyo madilim talaga. Ito yung speed 1 nilang ano dito. Meron dito sa kanila yung GR-A. Nandito pa to, no? Napakita ko na rin to sa mga unang vlog. Hindi ko alam kung ito yun, no? Bago na to. Kasi parang iba na yung, parang bago na siya. Kasi yung nakarang mga binablog ko dito, wala ng plastic. Yun, ito naka-plastic pa siya. Bago na siguro to mga idol, no? Ito, ano, 55,000. Speed 1 cockpit. Tapos sa frame yan, speed 1 din yan. Ang kulay nandito sa kanya is, ano, black tsaka red matte. Tapos size medium yung naka-display nila dito. Ito naman, naka-ano to, Rabal. SRAM Rabal ang ano nito, components niya. No. Ito pala yung sukat nito ni Katanay, size 47. Ito naka-display dito sa kanila. Pero may mga iba-ibang kulay yan. Bago kayo pumunta rito, kung hindi sukat yung pinapakita ko sa inyo, pay muna kayo kasi o-order nila yan sa, no, para makakuha nyo at mabili nyo. Ganun dito kay Striga Bikes. Kasi hindi sila masyado nag-stock dito. Wala sila masyado malaking bodega dito. So yun, ito yung mga naghahanap ng ano, yung mga mapepera dyan. Medyo may mga kaya sa buhay at kayang-kaya naman bumili ng ganito. Okay, ito yung KS4 na titanium. Ayan, nakita nyo naman yan. Ito, napakaganda ng specs nito. Ang hub pala nito is Submit M150. Ayan. Components nito is GRX. Ayan, naka-GRX yan. Lahat gravel bike, napakaangas naman ito. Ano ba sukat na nandito sa kanila? Ayan. 51. Medyo may kalakihan mga idol na. Size 51. Ang suwat na nandito sa kanila. Ito si S4 GRX. Ayun, kung naghanap naman kayo ng drinks, ito 15,500. Napakasulit na rin. Road bike to, naka-spin wheel tire. Ayan. Ang sukat nito is size 54. Ito si Trink Selby 3.2. Ayan. Ayan. Full alloy na rin yan, mga idol. No? Naka-into naman to ng components. Tapos pro wheel ang kanyang halotec. Ayan. Ito si Trinks. Tapos yan. Tapos yung tayo dyan, no? Tapos dito. Ano ba? Ah, ito wala, may mga kulang na specs yan. No? Ikot tayo doon. Baka meron pa rin. Maraming customer ngayon. No? Doon tayo, doon tayo. Ikot tayo din mga idol sa iba. Ito, nag-aarap ng mga e-bike. Ito, 17,400 e-bike, no? Si Kesto X1A Lite, ayan. Pakahirap din kasi. 17,400, ayan. 17,400 dito sa kanila, no? Ito parang kasing sukat ni Trinks Navigator to, no? Dalawa silang magtatabi dito. Si Trinks Navigator tsaka si Case 2. Pero mas malaki yung gulong ni Trinks Navigator. Ayan. Ayan. Mas malapad siya. Si Trinks Navigator, ang sukat ng kanyang gulong size 16. Ito, size 12 to. Ayan. Ayan, ang presyo niyan, syempre, magkaiba yan. 25,000 to, hindi pa rin nagbabago yung presyo nito ni Trinks Navigator, no? Bumalik na ulit to eh. Dati may review ako nito eh, nasa YouTube ko. 25,000 tsaka 17,000. Ayan, baka naghahanap kayo ng ganyang e-bike. Mga simpleng e-bike lang, parang bike na ano, merong ano, baterya. Ayan, ganda ng padyakan yan. Pag nalubat kayo, padyakan nyo. Walang problema. Ito, mas okay itong mga ganito eh. Kasi hindi ka kabado nito. Pag nawalan ka ng ano, baterya, nalubat ka. Ayan, padyakan ang labanan mo. Ayan, napakaganda ng mga specs ng ano nyo. Ito, si Trinks Navigator, napakasulit nito eh. Napakasulit nito. Marami nang bumili nito. Matagal na kasi ito. Trinks Navigator. Pambata, ayan, Pro Max. Mga chikiting nyo, bilihan nyo, meron dito available, wala lang siyang nakalagay na presyo kung magkano to. Naka-mechanical na rin, siyempre baka lang frame yan. Ayan, ito Trinks, sinong Trinks to? Trinks Dolphin 3.0. Ayan, meron sila din itong 3.0, yung mga naghahanap ng Trinks Dolphin 3.0, meron dito, no, 22,500 sa kanila. Naka-brake set ng Shimano MT-200, tapos naka-Sora ng shifter. Ayan. Size 20 yung gulong. Sora rin yung RB niya. Ito, alloy naman na to. Pula alloy na to. Ito, e-bike din to. Secret Cross Your City. Ayan. 55,000 naman to. Ayan. Medyo malaki ang gulong nito. Ayan.
size 24 ganun yung mga gulong niya. Naka-disc brake na rin siya, tapos meron din siyang sprocket na maganda, tapos malaki rin yung kanyang ano, trunk. Parang Trinks din. Ito si Trinks. Ito. Ayan, parang Trinks din. Dito tayo sa ibang mga bike nila. Ito meron silang si Terex Infinity pala to. Meron dito bagong dating ata to sa kanila. Lakas ng hangin, hindi pa tayo dito. Ito, pat bike. Mga naghanap ng pat bike. Meron silang ano dito, Phantom Herculean. Ayan. Ang presyo niyan dito sa kanila, 14,350. Chow yan yung tire. Ayan. Wando yung hub. Yan yung kulay niya. Hindi nawawala ng fat bike dito kay Pine Wood. O kaya ano, Striga. Laging meron dito yung ano, fat bike. Ito, 21,900 naman. Ito si Trail Boy. Ayan, si Pine Wood Trail Boy. Kulalay na rin ito, mga idol, na maganda na rin ang specs nito. Brake set nito is Karawasa. Tama ba, Karawasa MC2, MC200 pala, Shimano MC200. Ang kanyang brake set. Ayan. Naka-air na rin ang suspension port, tapos naka-tunnel ng tire, ang laki ng gulong nito. Lapad, grabe ang tabak. May bucket cab, tapos throw axle. Ayan, 21,900. Ito naman si Paxter. Ayan, si Paxter Benson. Meron pa pala dito sa kanila. 15,500 naman tos dito. Ayan, silip-silip lang tayo sa mga specs, mga idol. Shimano MT200 brake set. Altus yung shifter. Tapos Moser yung kanyang tire. Skin wall na rin. Ayan. Factors. Manual lockout na. Ayan. Tapos naka-bottom bracket ng ano, square type. Cell bearing, hindi siya nakahalupit. Ito, trick. Ay, 39,000. Ito, yung ano nila to. Yung bike to e-bike conversation nila to. Ito. Kung baka kinumbert nila to, ano, e-bike. 39,500 yan. Ayan, ready to use na yan, mga idol, na kung gagamitin nyo na lang. Trick yung bar. Si Marlin 5 pala to, no? Ayan yung battery nyo. Na doon yung motor hub nyo. May motor hub siya, no? Ibig sabihin, pedal assist to, mga idol, no? Meron siyang motor hub. Okay. Ang kanyang hydraulic is Tektro. Shimano ang kanyang shifter. Ayan, mga idol, no? So, e-bike din, no? Yung may mga pera dyan. Yung mga sobra-sobra yung mga blessing, no? Ayan, bili kayo ng e-bike. Ito, 110,000. Ganitong klaseng e-bike. Hindi ko lang alam kung anong specs yan. Ito si Lamaso. Ayan. Naka-chain din yan. Tapos ito, pedal assist din to, mga idol, no? Yung mga ganitong ano nila bike. Pedal assist. Ayan. Mabibilis to, ha? Yung mga ganitong mga pedal assist. Ang kagandaan dito, wala kang kaba kahit malubat ka. Padya ka. Ang gaganda ng mga specs ng ano nito, for the bike nito. Ako mas okay pa sa akin gamitin ko yung mga ganito kumpara sa mga e-bike. Kasi yung e-bike parang minsan pag di mo na ano yung battery mo, take ka. Ito 65,000 yung isa. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila. Siguro sa specs, sa specification. Ito, naka-drop bar. Ayan. Tapos baka magkaiba rin sila sa ano, specification ng kanilang ano, mga bike components tsaka dun sa kanyang ano, baterya. 65,000 to. Tekro rin yung hydraulic, Shimano Altus yung shifter niya. Ito ang isa, 35,000 naman to. Ganun din, naka ano rin to, motor hub. Naka fan belt lang to. Ito naman, 35,000. Naka fan belt siya. Okay, Tekro. Pero naka mechanical to, mga idol, no? Hindi siya naka hydraulic. Mechanical yung kanyang brake set. Ito meron, ito yung project bike nila to, yung Devil na to. Devil. Ang specs nito is, ano bang specs nito? SRAM, ano? Ano bang SRAM to? Medyo may kamahalan tong bike na to, mga idol, no? SRAM Force pala to, naka SRAM Force. Full carbon.
Ayan, full carbon yan mga idol. Aerodynamic frame. MOB yung bar tape. Ayan, carbon yan mga idol. No? 110,000 yan mga idol. Yung presyo yan. Ayan. Same price na yan. Ito, napakaganda naman kasi ng ano nito, mga specs nito. Na natin masyadong malapitan, no? Ayan. So, pakita ko na lang sa inyo kasi sobrang sikit talaga dyan mga idol. No? Hindi tayo masyadong makalapit. Ayan, kung mapera kayo, kaya nyo bilhin to. Ayan, puntahan nyo dito kay Strigabytes na ng Sora. So. Tapos yung size nyan, wala rin siya nakalagay na size. Yung ano yung size, no? Ito, bayad na to. 8,500 to yung ganito nilang bike. Reserve na to. May pari siyang battle cage, nabili na. Ito, Trinx, pambabae siguro to. No, ito si Trinx N106. 8,500 yan dito sa kanila. Mechanical brake. Size 26. I think ito babae mayari nito. Murang-mura, 8,500. Alloy na rin yan. Ayan. Ito, e-bike, 44,000. Ito si, ano, nakalimutan ko na yung anong pangalan itong e-bike nilang ganito. Ayan, 44,000 yan. Pakita ko na lang sa inyo, silip lang. Ayan. Ito, 13,500. Ganito nilang e-bike, mga budget e-bike kung tawagin niya. Tapos, ito naman yung e-bike nilang, ano, 15,500. Ayan, ganito nila. Battery na rin yan, tapos throttle, ano na rin. Throttle na rin yung kanyang speed. Ayan, panel board niya. Oh. May pagka-classic yung dating niya ng ganitong e-bike. Ayan. So, dito tayo sa mga bike. Dito may Garuda pa sila ang ano dito. Pixie. May pre-wheel yung ano niya. Wala lang siyang nakalagay na presyo. Ito, Pinewood. Hellcat, 19,600 dito sa kanila. Halotech, tapos Shimano Hub. Ayan, napakaganda na rin ang Pinewood na ito. Ito, wala ka naman na-upgrade dito. Santor din yung ano nito. Suspension fork. Hindi ko lang alam kung sino yung Santor to. Masyado mo. CR30. Ayan yung ano niya. Parang kawiyo. Halos hindi sila nagkakaano nito. Ah, ito 32. Itong bagong ni Pinewood, no? CR32. Ito, CR30. Medyo mababa rin ang presyo nito. Ayan, Shimano MT200 brake set. Jory 11 speed to. Kung idol, no? Sa RB, tsaka sa FD. Oh, so walang FD pala yan. Naka-wambay yan. Sa kanyang shifter. 19,600. Ito yung Garuda. Ito, paralang pala ito. Tempest. Para 5,500 dito sa kanila alloy. May pre-wheel yung kanyang hub. Yan, baka naghanap pa yun ng ganyang Garuda, no? Parehas lang yan dito. Dalawang kulay. Gray, tsaka black. Ito yung bago nilang Pinewood, no? Ito yung ni-review natin. Ayan. Si Pinewood, ano, Ultra Trail. 24,500 yan dito. Ito, napakaganda na nito. Jore, ano na to, components. So, 12 speed. Tapos, brake set niya, Shimano MT200. Ayan. Santor XCR 32, yung kanyang suspension fork. Sukat ng, ano, 180 sa harap, disc brake. Yan, 60 sa likod. Size 29, mga idol, no? Napakaganda ng gulong niyan. Ano yan? Continental Race King. Na. Ito, meron pa sila ang Hellcat dito. Parehas lang ito. Other color lang ni Hellcat ng mga idol na. Pinewood Hellcat. Other color niya. Ito, budget bike Ragusa. 6,950 dito sa kanila. Mechanical yan, mga idol na. Tapos, tanwol yung gulong. I mean, size 29 na rin yan. Ragusa, di ko alam kung sinong Ragusa yan, basta Ragusa niya, Ragusa MTB. Microchip ang kanyang RD. Ayan, naka single speed na rin to sa harap, square type button bracket. Ayan, murang-mura sa mga naghanap ng budget bike yan, 6,950. So, yan, ito mga budget bike din pala, mayroon din silang Pro Max dito, wala lang mga nakalagay na track. Ito, Hellcat, 20,000, parehas lang yun din. So yun mga idol na, ito marami rin silang mga available na frame dito. Meron silang Speed 1 dyan, version 2. Defender, yung mga pang Enduro, no? Version 2, ito pa, Defender version 2. Ayan, para siya nakalagay. Ito yung mga available nilang frame. Bibel, ito, may ano, suspension, pulsus. Ito, Submit, tapos Dartmoor.
meron din silang dark map. So, mga available nilang frame, di ko nakabibigay yung mga presyo niyan. Pasalan nyo na lang dito, basta meron silang mga available na frame dito. Ayan, weapon, tank, meron din sila GT. Bevel, ayan, 2,500 tong bevel nila, bevel alloy. Ito yung dark map nila, 25,000 din. Ayan, yung speed 1 nila, speed 1 Senator, ayan, pro axle, 8,950 SRP. Ako sa mga tire yan, marami rin sila mga tire dito, yung mga magagandang klaseng tire, Maxxis. Hindi ko na isa-isa yung mga presyo niya. Tapos sa mga rim, meron sila dito. Ito, dami nila mga rim. Suspension fork, marami rin silang suspension fork dito, mga idol, no? Tsaka mga helmet. Ayan yung mga fork nila. Ayan, pakita ko na lang sa inyo, pasalan nyo na lang dito. Mga helmet, ayan, mga available nilang helmet. Tsaka mga foldable na gulong, meron din sila. Ayan. Ito, bagus nyo itong ganitong ano, si Talaria. 250,000 to, e-bike, pang ano, enduro. Mga pang-enduro na e-bike, no? Kaya kung mahilig ka sa enduro, gusto mo ng mga adventure ito para sa itong bike nito. At syempre, mapera ka. Kasi 1/4 M to ang alaga nito. 1/4 M. Paangas na suspension, eh. Paangas. Talaria. 250,000 ang presyo nyan. Check nyo lang sa safety page nila kung ano yung specs nun. May review na ako nun dati. Matagal na, eh. Pero yan, may ilang unit na yung nabili niyan dito. Talaria. So yun, mga idol, may nilang update ko dito kay Striga Bikes ng Dansora, no? Kung may managustang kayo dun sa na, ipakita ko, pahinsya na dun sa vlog natin, no? Kasi talagang ang bike dito, mga nakasabit. Pwede lang, mga nakasabit lang ang bike talaga dito. Hindi naman natin pwede ibabaha lahat yan kasi wala rin naman masyadong stock dito. Sobrang dami niya pag binaba. Sungkit-sungkit lang tayo. Basta naisabi ko naman yung mga presyo. Tapos yung pasyal na lang kayo dito. No? So yun, mga idol, ingat kayo palagi. God bless. Peace.